Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East and hello, world. I'm Ms. Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa ating live update. Ayan, so para sa lahat ng mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan regarding sa ating UP Diploma in Health and Social Care or Caregiver course, ito na po yung chance niyo po na magtanong dito sa ating live chat. So, ano ba yung mga requirements dito sa UP Diploma in Health and Social Care? Sino ba yung mga pwedeng mag-enroll? And paano ba yung process ng enrollment natin? And sino ba yung mga qualified? Yan. So dito, unang pag-uusapan natin is kasi meron tayong UP Diploma in Health and Social Care Level 3, which is 60 units po yan, and meron tayong UP Diploma in Health and Social Care Level 4 with 120 units. So unahin natin i-discuss yung ating Level 3 with 60 units po yan. So ang pwedeng mag-enroll dito sa ating Level 3, kung kayo po is high school level or elementary graduate na nais na magkaroon ng internationally recognized diploma, ito po yung course na para sa inyo. Itong UP Diploma in Health and Social Care Level 3 po. So, ang klase po natin dito sa ating Level 3 ng Health and Social Care, meron tayong face-to-face classes and available din siya sa online live interactive class via Zoom. So, kahit saan bansa po kayo ngayon naka-reside, is pwede po tayong mag-enroll. And of course, meron din tayong UP Diploma in Health and Social Care Level 4 with 120 units. So, sino ba yung pwedeng mag-enroll dito sa ating Level 4 ng UP Diploma in Health and Social Care? So, of course, pwedeng mag-enroll dito is at least high school graduate or kaya ay college level is pwedeng mag-enroll dito sa ating Level 4 ng Health and Social Care. So, ang requirements natin upon enrollment is one valid ID and 2x2 picture or selfie picture. So, kung wala naman kayong picture and pwede kayong magpunta dito sa office para dito na tayo mag-picture or kaya ay mag-selfie lang po. So, itong ating UP Diploma in Health and Social Care or Caregiver course is under po siya ng British curriculum. So, meaning yung diploma ninyo is manggagaling po yan sa UK. And of course, ito is hindi siya under ng Philippine. So, bali ang diploma nyo is under siya ng British curriculum kasi yung awarding body natin is nasa UK po siya. So, yung diploma nyo is pwede po ninyo yan ipa-apostel sa Embassy ng London. And kung saan nyo man gustong gamitin yung diploma nyo, pwede nyo po yan ipa-attest sa kahit saang embassy or patatakan sa DFA. So, and ito yung itong UK Diploma in Health and Social Care din is pwede po natin siyang ipa-evaluate sa WIS or kaya ay sa ICA. So, itong WIS and ICA, ito po yung mga organization na nag-evaluate ng inyong mga credentials like kung gusto nyong magpunta ng Canada or sa UK. So, dito, wala tayong educational, dito is sa level 3 natin, kailangan lang natin na at least tayo is elementary graduate or high school level. Sa level 4, at least tayo is high school graduate or kaya ay college level. So, ito yung educational attainment na kailangan natin dito or kailangan yung malaman para at least alam nyo kung saan po kayo pwedeng mag-enroll. So, pero dito sa ating level 4, kahit, sa level 3 natin, kahit ikaw is high school graduate or kaya college level or college graduate, kung gusto mong mag-enroll sa level 3 natin is pwede po kayong mag-enroll. So, walang problema yon. Pero yung high school level or elementary graduate is hindi po siya pwedeng mag-enroll sa ating level 3. Ay, sa level 4 natin. So, yun, ang pwede lang mag-enroll sa level 4 is yung high school graduate or kaya ay college level. Pero sa level 3, kahit ikaw is high school graduate or college level or elementary graduate or high school level, is pwede po kayong mag-enroll sa ating level 3 na health and social care or caregiver course. So, after the course, makaka-receive kayo ng diploma with TUR po siya yung ma-receive ninyo. So, either level 3 with 60 units or level 4 with 120 units. Pero yung advice namin, kung kayo is high school graduate na or college level, mag-proceed na kayo sa level 4 kasi 120 units na yun. So, ito is equivalent siya as first year college ang level 4 natin.
Ang level 3 is equivalent po siya as senior high school graduate. So, yun. Hello sa ating 5 million in the house. So, good afternoon po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan, is pwede po tayong mag-comment down below para at least masagot ko po yan lahat ng inyong mga questions. Ayan, so dito, kung nandito tayo sa Kuwait, meron tayong available schedule sa face-to-face classes ng Friday, Saturday, Monday. Of course, Sunday and Wednesday, meron tayong schedule for face-to-face classes. And meron din tayong available schedule for online live interactive class via Zoom. Kung hindi kayo available ng every week na mag-attend ng face-to-face, meron tayong online live interactive classes via Zoom po yan. Or kung ikaw is nasa outside sa Kuwait, is pwede pa rin po kayong mag-enroll. Actually, marami na po tayong mga estudyante sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Malaysia, or sa Brunei po na nakapagtapos na dito sa ICAC. Kasi si ICAC is worldwide po na nagbibigay ng mga courses offered or service para sa lahat ng mga kababayan natin na gustong makapagtapos ng kanilang pag-aaral. So, yun, kung ikaw is nasa Qatar or Dubai, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Malaysia, ayan, so mag-attend tayo ng online live interactive class via Zoom. So, meron tayong Friday, Saturday, and Sunday schedule ng ating UK Diploma in Health and Social Care. So, dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care po, no, ito is group classes siya. Group classes siya, kaya ito is fixed yung schedule natin. So, once na, pwede kayong mag-message sa aming WhatsApp number sa nakikita nyo dyan sa ating caption, pwede nyo po kaming i-message direct para masend po namin yung available schedule po. Kasi, every level is meron tayong available schedule and meron din tayong duration na pwede ninyong pagpipilian, which is 9 months duration, 18 months, or kung kayo is nagmamadali, pwede kayong mag-special class. Yung special class natin is pwede ninyong tapusin within 5 months to 6 months pa. So, yun. Ano ba yung mga topics dito sa ating health and social care? So, unang-una, dito sa ating Diploma in Health and Social Care, is meron na po kayong bonus topic, which is yung pag-check ng vital signs, like sa blood pressure, blood sugar, yun. Yun is bonus topic na po yan na binibigay ni instructor. So, unahin natin sa level 3. Ang level 3 is meron kayong subject ng Introduction to Health and Social Care. Meron din tayong Communication for Health and Social Care and Promoting Health in the Population, Person-Centered Care, Understanding Diabetes Care, Understanding Stroke Care. So, ito yung mga subject natin para sa level 3 or mga modules ng level 3 or mga major subjects, kumbaga. So, sa level 4 naman, ito is meron tayong subject ng Academic Study Skills, Communicating in Health and Social Care, an Introduction to Healthcare Policy. Yun yung Healthcare Policy sa UK. Kasi pag once na mag-apply kayo papuntang UK, kailangan nyo din na matutunan or malaman yung mga policy doon ng mga healthcare worker. And of course, meron tayong Reflective Practice and Managing People in the Health and Social Care and Sociology Concept in Health and Social Care. So, ito yung mga modules natin sa each level, sa level 3 and level 4. Kasi dito naman sa ating UK Diploma in Health and Social Care, napaka-broad kasi ng topic dito. Hindi lang siya naka-focus bilang isang caregiver. So, maraming mga option, ang daming mga topics dito na kailangan niyong matutunan. And dito sa British curriculum kasi hindi lang talaga siya as practical na kailangan mong gagawin kasi meron kayong mga assignments. Yung assignments ninyo, yun yung sasagutan nyo, which is, yun yung parang research na siya, yun. Yun yung ano natin, kaibahan natin sa Health and Social Care na British curriculum. And napaka-advantage nito once kayo is magkaroon ng diploma kasi internationally recognized diploma siya. And yung diploma ninyo is wala siyang expiration. Kahit saang bansa or kailan nyo gustong mag-apply ng trabaho is magagamit nyo po yung diploma nyo. And pwede nyo po siyang i-upgrade. Kumbaga ito is ladderized siya. Meron tayong sa ngayon, yung open dito sa ICAC, meron tayong level 3, level 4, and level 5. Once makomplete nyo hanggang level 6, ito is equivalent na siya as bachelor's degree graduate na kayo. So, pag mag-proceed pa kayo ng level 7, ito na po is ang postgraduate ng master's degree.
Okay? So, dito hindi lang siya, kumbaga dito is each level, meron kang diploma na marireceive. For example, sa level 3, after mo matapos ng level 3, may diploma ka na marireceive with TOR po yan. Pag mag-proceed ka ng level 4, another diploma na naman yon with TOR yun, diba? So, yun yung advantage dito kasi internationally recognized siya. And, of course, ito is, meron din tayong mga recorded classes na pwede niyong access anytime na available kayo, yung portal ninyo, ma-access niyo yan 24/7. And, halimbawa, may mga, kumbaga, nakapag-absent kayo, and hindi kayo nakapag-catch up ng, kumbaga, hindi kayo nakapag-catch up sa classes niyo, pwede niyo siyang panoorin yung, live video or recorded live ng klase ninyo, or kaya pwede kayong mag-attend ng mentoring or tutorial classes ni instructor. Kasi nagbibigay naman si instructor ng mentoring or tutorial classes, depende yan sa available ng schedule niya. So, magpo-post naman siya sa WhatsApp group ng estudyante or sa WhatsApp group ninyo once official enrolled na kayo, magpo-post siya ng schedule for mentoring or tutorial classes. So, yun, dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care. So, ulitin ko, meron tayong level 3 with 60 units. Ito is available siya para, or yung qualified na mag-enroll dito is para ito sa mga elementary graduate or high school level na nais na magkaroon ng internationally recognized diploma. And of course, meron tayong level 4. Ito is with 120 units. Ito is nire-refer namin siya or nire-recommend namin siya para sa mga high school graduate or college level or college graduate na nais na magkaroon ng health and social care or caregiver diploma. Okay? So, dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care is once a week lang yung klase, so pwede kang makapili kung anong schedule or anong time slot ang gusto mo as long as doon swak sa schedule na binibigay namin. Kasi marami tayong option, marami tayong mga choices kung anong course ba yung, or I mean, anong schedule ba yung gusto nyo i-enroll. So, meron tayong 9 months duration, meron tayong 18 months duration, and kung gusto nyo ng special class, meron tayong special class din. Ang special class natin is 5 months to 6 months yung klase. And of course, dito sa UK Diploma in Health and Social Care natin, is hindi na siya required or hindi siya mandatory yung ating OJT or kaya ay internship. Kasi ito is optional lang siya. Pero kung gusto nyo na mag-OJT, meron tayong partner sa Pilipinas, pwede po namin kayong i-refer doon, or kung meron kayong alam na hospital or clinic na pwedeng pag-OJT-han after nyo matapos yung course, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin para mabigyan namin kayo ng recommendation later. Okay? So, yun. Kung may mga questions kayo, huwag po kayong mag-hesitate na mag-comment down below para at least masagot ko yan lahat yung inyong mga katanungan. So, yung ating requirements is, kung nandito tayo sa Kuwait, is at least meron tayong civil ID, front and back copy, picture, tabay-to or selfie picture, and kailangan din natin ng diploma ninyo or either diploma, TOR, or kaya ay grading report ninyo ng high school. And of course, kailangan din natin yung passport copy ninyo, of course, para ma-double check din natin kung tama ba yung spelling ng inyong pangalan. Okay, so kung kayo po is interested na mag-enroll dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course, ayan, so mag-register lamang po kayo dyan sa link na makikita nyo dyan sa ating caption. I-click nyo lang po yan and i-fill up nyo po siya and i-screenshot nyo. And message po kayo sa aming WhatsApp number sa +965 9930-2850. So, dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care, once a week lang yung klase. Ito is fixed schedule po siya. Meron tayong Friday batch, Saturday batch, Sunday batch, and Monday and Wednesday batch. Okay, so available siya sa face-to-face and online live interactive class via Zoom po yan. Yan, so para sa ibang detalye, mag-message lamang po kayo sa aming WhatsApp number sa nabanggit ko kanina, +965 9930-2850. And para maibigay namin yung lahat ng mga kasagutan sa inyong mga tanong. Ayan, so of course, ayan, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hello sa ating 8 million in the house. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming live update. Ako po muli si Ms. Richelle, ang nasasabing, ICC is your partner in success.